Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sheila from Bye Bye Lady. Kasalukuyan po nandito ako ngayon sa Hong Kong bilang isang OFW. Share ko lang po sa inyo guys ang aking experience bilang OFW. So way back po tayo, 2001, iniwan ko po yung aking dalawang anak. 2 years old yung panganay at saka 8 months yung bunso. At the age of 23 years old, ako'y nakipagsapalaran papunta ng Macau at sa tulong na din po ng aking nakakatandang kapatid na which is siya yung nauna nandoon sa Macau at sa tulong din ng isa pang ate for the financial. So sa immigration pala ng Pilipinas guys, 2 times po ako na offload. So experience ko po yung offload na yan. So ayan, buti na lang pang ikatlo hindi na po ako na offload. Kasama ko na yung po yung landlady ng ate ko, dala po yung requirements na supporting letter with red ribbon. Ayan, so pagdating ko po ng Macau guys, kinabukasan, sinamahan po ako ng ate ko, pumunta ng mga agency para maghanap po ng employer. So baon ko lang po doon guys, is tubig at saka biscuits, ganun. So after 3 days, nakahanap naman ako ng amo, pero hindi ako nagtagal doon kasi chinawla ako kasi bumalik pala yung dati nilang katulong. So, hanap uli ako guys, nakakuha naman ako ng pangalawa. Ay, natsawla din ako doon kasi una, yung kasalanan ko guys, yung naglilis ako ng figurine guys na swan, naputol yung liig guys. Alam mo ba yung naputol ang liig? Pero ang pinaka-worst ko talagang nagawa na kasalanan guys is yung exhaust fans ng sa kusina guys, yung exhaust fans nabagsak yun ng hating gabi, sabog yung kusina. Ayan, so chinawla ako kasi baka daw pagdating daw nila sa bahay galing Hong Kong kasi mag-conferences sila dahil mag-asawang doktor, baka daw is wala na silang aabutan na bahay kasi sabog na ang bahay nila. Yung sa pangatlo naman guys, chinawla din ako doon is because nakabasag ako ng baso at nakabasag ako ng palayok. Hindi ko naman sinasadya yun guys, ewan ko bakit gano'n nangyayari. So bad luck yun sa kanila guys kasi Chinese for the business, gano'n. So pang-apat naman guys, hindi ako nakatagal doon. Actually, nagsagot-sagot ako ng amo ko kasi hindi ko kaya yung hindi ko makatapos na linis lahat. Yung nalinisan ko na kailangan sundin ko na agad ang kalat. So, chinawla ako. So, speaking of chawla-chawla na sinasabi ko guys, ang ibig sabihin noon is terminate. So, naka-apat ako guys na grabe yung struggle ko ng paghahanap ng amo ko guys. Wala akong swerte talaga. So, sa panglima guys, nawala na ako ng pag-asa. Akala ko talaga mauwi na ako ng Pilipinas kasi mauubusan na ako ng visa. So, meron na lang akong 15 days na natitira na visa. So, merong naghahanap ng part-time. So, ako yung ni-refer ng agency na yun guys. So, ayun. Akala ko talaga ay mauwi na ako ng Pilipinas kasi 15 days na lang yung visa ko. Pero, nitong sa aking na part-time man, ay napag-desisyonan nilang mag-asawa na i-sponsoran nila ako kasi yung dati nilang katulong na biglang umuwi ng Pilipinas guys, hindi bumalik sa tamang, sa pinag-usapan nila. So, hindi na nila hinintay yung katulong nila. So, ako na ang in-sponsoran nila guys. So, ayun. Umabot po ako doon ng 7 years doon sa amo kong yun. So, mabait naman sila guys. Pero hindi wala namang perfect, no? Ako lang kasi nagkaroon ako ng personal na problema. Hindi rin naman ako makaabot ng 7 taon kung hindi rin ako marunong magdala din. Diba? So, nagkaroon ako ng personal na problema guys. Hindi na ako nagtatrabaho ng maayos. Nagsasagot-sagot na ako ng ganyan. So, hanggang sa umabot yung time na pinaalis ako ng amo ko. So, pinadesisyon nila ako kung uuwi ba ako ng Pilipinas or maghanap ako ng trabaho. So, nabigla ako noon guys, hindi ko piniling umuwi ng Pilipinas. So, nag-try akong maghanap ng ibang amo. So, sa 7 years ko na yan guys, sa loob ng 7 years ko na yan, meron akong natulungan ding papunta ni ng Macau, yung dalawang kapatid ng mga sister-in-law ko, and then yung kuya ko at saka ate ko. Pero yung isang yung dalawa, hindi senior tinawi ng Pilipinas. So, yun. So, at least may natulungan ako sa loob ng 7 taong, sa 7 taon na yan, guys. And then, nung naalis na ako sa amo ko, guys, naghanap ako ng amo,
Yung una kong nakuhang amo is, pag umaalis sila guys, nilalak nila yung pinto. Sa baba noon guys, meron gasoline station. Eh kung anong mangyari doon sa gasoline station guys, sasabog yung bahay guys. Hindi ako makaano noon guys, pati ako noon sabog. And din yung pangalawa naman, hindi rin ako nagtagal doon kasi hindi ko malama paano ka maglilinis ng walang ingay, may ingay naman talaga, 'di ba? So hindi ako nakapagtiis, sagot-sagot ko yung amo ko, yung ganun. Sa madalit sabi, hindi ko na talaga, hindi ako magkakaroon ng peace of mind magtrabaho, wala na akong patient, wala na lahat-lahat. So, nag-decide po ako guys, umuwi ng Pilipinas. So, nagpahinga ako ng 2 years guys, nag-chill-chill din ako pag may time, o, ayan. So, after 2 years guys, naisipan kong bumalik mag-abroad. So, nag-apply ako ng Hong Kong. At tsaka, hindi ko tinuloy yung Hong Kong kasi grabe ang gastos papunta ng Hong Kong, guys. Ayan, guys. Ayan. Ang nangyari, bumalik ako ng Macau. Subutin na lang ako nung nandoon ako sa Macau dati, is napaka-friendly ko, sumasali ako sa mga community, ayan, sa pastoral, ganun. So, pagbalik ko ng Macau, guys, nandoon pa yung mga kakilala, mga ka-friend ko, tinulungan nila ako, guys, na makahanap ng employer. So, dumating ako ng Saturday night, kinabukasan Sunday, naka-attend pa ako ng pastoral fest, ayan, and pagka-Monday, guys, meron akong 3 tawag galing sa mga friend ko. Binigyan nila ako ng amo para interview. So, ang una kong among napasukan na napa-interview ako, guys, is ito yung amo ko ngayon, na which is 11 years na ako dito sa kanila. So, kaya sabi ko kasalukuyan, nandito ako sa Hong Kong kasi yung amo ko is dual citizen sila, guys, Macau at saka Hong Kong. Kasi nandito na nag-aaral yung mga alaga namin, kaya nandito kami sa Hong Kong. So, yun, dito sa 11 years ko, guys, natulungan ko yung aking, nakuha ko yung aking pamangkin, which is Serena. Serena, yung kasama ko ngayon dito, at saka yung aking maring, kasama ko rin dito sa work ko, and din yung bunso kong kapatid. So, hindi lang sunerte yung kapatid kong bunso, so, nauwi siya ng Pilipinas. So, guys, wala akong masyadong sasabihin experience na masakit or ano, yung normal lang na hindi katulad sa Middle East, guys. So, ang masasabi ko, maswerte pa rin ako sa journey ng aking bilang isang OFW kasi yung aking naranasan, guys, hindi siya ano, yung hindi katulad sa iba. Sa madalit sabihin, hindi katulad sa iba. So, yung 2 years old na anak kong iniwan noon, guys, ngayon ay binigyan na ako ng apo. So, ako'y lola na, guys. So, kung ilang taon ko iniwan yung anak ko, kung ilang taon yung apo ko ngayon, yun yung apo ko, guys. So, ang masasabi ko, thank God, at very thankful din ako kasi sa yung mga struggle kong na-experience sa Macau, sa paghahanap ng amo, ay kumbaga mild lang yun kumpara sa Middle East na mga buhay nila doon, guys. So, kung ano man meron ako ngayon, guys, malaking papasalamat ko kay Lord. Hindi ko man maikwinto lahat ng ano, kasi kulang yung 10 minuto. Minuto. So, yan lang ang aking ano, ma-i-share sa aking buhay OFW. At thank you Lord talaga. At hindi ako naka-experience ng masyadong mabibigat na katulad ng iba. So, ayan, sa lahat ng mga OFW, saludo po ako sa inyo, guys. Ayan, so kung saan man kayong sulok sa mundo, mag-iingat kayo dyan palagi, at ako'y magsasabi lang, sa paghahanap ng trabaho or buhay OFW ay ito ay paswertihan lamang, at isa ako po doon sa naswertihan, kahit na dumaan ako sa struggle, pero hindi pa rin katulad sa iba, guys. So, thankful po ako kay Lord.
And I thank you. That's all. Bye-bye. God bless everyone.